At eto na nga, magluluto na tayo ng isa pa nating dish, Sir Ed, Mikey, and Gabriel. Dapat talaga kasi gagawa ako ng Bicol Express na normality lang. Pero dahil si Sir Ed nga, inubos yung gata natin. Eh, anong gagawin? Para sa ating kakaibang Bicol Express na walang gata, maghanda lang kayo ng baboy, sibuyas, bawang, kamatis, sile, paminta, at bagoong. Meron na tayo ditong mantika or oil. Ngayon, ilalagay natin tong baboy. Sa kaunting oil, ipiprito muna ang hiniwang baboy. Ayan! Sabi ko na nga ba eh. So, ito ibabrown lang natin. Tumatalsik to ha. Ikaw, Gabriel, nakakapagluto ka ba ng mga ganito sa bahay ninyo? Hindi pa po eh. Bakit? Hotdog, itlog lang po. At sa kaparehong kawali, igisa ang luya, sibuyas, bawang, kamatis, at ang pampaanghang na sili. Haluin ang baboy kasama ang ginisang mga sangkap. Kita ko naman po na naging malaki yung impluensya sa inyo ng lolo mo, Gabriel, at ng tatay niyo sa pagkain, sa bahay, sa pagiging ama din. Pero sa pagiging paranormal consultant niyo at investigator, meron ba siyang naging contribution doon? Napakalaki. Talaga po? Oh, kasi ito yung time na ano eh. Alam mo yung skeptic kasi akong tao eh. Hindi ako masyadong paniwalain dati eh. Kaso ako naman yung tao na lagi akong nanaginip talaga. So meron akong series of dreams na sunod-sunod. Yung scenario na may nakaburol. Tapos may mga nakaupo doon, kamag-anak namin. Then nung tinignan ko yung nakaburol, tatay ko. Pero buhay pa po siya nung napaniginipan pa niyo yan. High school pa lang ako noon eh. So parang premonition yung atang. Parang ganun. Parang vision. Parang early vision. Tapos? Hindi ko naman binaliwala ko yun kasi wala naman akong alam doon eh. Wala po kayong pinagsabihan? Wala kayong... Ang naging puzzle sa akin is mayroong tatlong tao doon na hindi ko kilala. Doon sa panaginip? Oo. Tapos po? Nakaupo sila during the lamay. Tapos... Nung nangyari, eksakto yung senaryo. Yung tatlong tao pala na yun, kaklase ko pala sila ng college. Ah, hindi niyo pa sila nakikilala. Hindi ko pa sila nakikilala. Pero napanaginipan niya na. Parang yung jowa niya ngayon. Parang yun. Ang galing! Okay, tapos? That's why I follow my dream. Kasi alam niyo na, parang nagkaroon na kayo ng pattern sa buhay niyo na yung mga panaginip niyo ngayon, nagkakatotoo. Correct. Nung napanaginipan niyo pong, yun nga po, na nawala na yung ama ninyo, na dapat hindi niyo isipin masyado. Actually, matagal kong sinisi yung sarili ko. Ay, may ganun po kayong guilt na dinala. Isang reason kung ba't hindi na ako kumain ulit ng ayungin. Ay, talaga po. Tapos isa, mangga, hindi ako kumain for at least 2 years. Bakit po sa mangga? Kasi ako yung nagbukas ng mangga, bago labas siya ng hospital that time. Binigay ko kay ama yung mangga. Mm-hmm. And then, pumunta siya ng CR, na-choke siya. Yun na yung kinamatay niya. Aww. So parang ang tingin ko, kung hindi ko ito binigyan ng mangga, hindi naman matay. Pero hindi niyo naman pero, kung gustong mangyari. Yun yung reason ko kung bakit ako nagpatuloy sa pag-research. Ano ba itong nangyari? Kasi kung dapat, naiwasan sana ito kasi napanaginipan ko na, di ba? Kaso wala akong nagawa. Hindi ako nagpunta rito para makipag-away sa inyo. Nagpunta ako rito para kausapin kayo. Ano pa sa gutter ng gilid ng kalsada? Okay. Pagpasok ko, biglang may shallow dito. Kamibito ko yan. Inalam ko, ano ba yung mga nangyayari sa akin? And eventually, natutunan ko siya. Nakakatulong ako sa ilang tao. Okay lang bang danungin ko sa'yo, Gabriel? Igilan ba? Nagduda ka kung totoo ba ang mga nakikita ng papa mo o hindi? Nung bata po, nung mga ano po, wala, hindi ko pa po naiintindihan yan. Tapos, nagbago yun. Opo. Nasa sala po, may second floor po kasi. Tapos? May nakita po akong ano, parang bata po na nakamaroon po, bumaba. Tapos? Yung time po na yun, kami-kami lang po yun nasa bahay. Tapos tumakbo po ako sa akin. Tumakbo lang, dumaan sa harap mo? Opo, tapos tumakbo po ako sa kanila at sinabi ko po. Tapos? Ano po sabi niyo? Tapos nung pina-investigate po yung bahay, nalaman nga po na may ganda po talagang bata din yung paparamdam.
Actually, siya yung kalaro ko pa before. Oh, nagpakita din sa kanya. Siya. Oh my God, yun same yun. Bata. Patapos na ang niluluto natin, mga kapitbahay. Pero habang napapasarap ang scary kwentuhan ni Mikey, Ed at Gabriel, ito muna ang quick luto recap. Una nating prinito ang karne ng baboy. At sa kaparehong kawali, igisa ang luya, sibuyas, bawang, kamatis, at ang pampaanghang na sili. Hinalo lang natin itong mabuti sa katinimplahan ng seasoning at paminta. Sa huli, idagdag ang bagoong sa kahaluin itong mabuti. Ngayon, syempre, tikman na natin ang Bicol Express na walang gata! Tara! Tikman na natin! Sorry. May kagat yung anghang. Sarap! Pwede pala yung kanin ito. Walang gata. Yan, isa pang recipe mga kapitbahay na pwede nyo itry sa bahay. At, syempre, ano? Meron pa tayong pasabog. Dito po sa kitchen ninyong bago. Isang maliit na papel. Nagtatagong tanong para sa ating mga kapitbahay. At pag nasagot nila yung tanong ngayon, mananalo sila ng 5,000 pesos! Ha? Hanapin natin! Hanapin natin! Hindi nyo naman pinasok dito sa ref, no? Ito ba yan? Sabi dito nakalagay. Zach? Boy Bonnet, magbayad ka naman. Kanina pa ako dito sa labas. Wala naman nakasulat eh. Ito! Uy, alam mo, pagaling ng pagaling yung mga taguan nyo, ha? Ito na! Mga kapitbahay! Ang tanong. Anong isda ang isa sa paboritong pagkain ni Dr. Jose Rizal? Ito rin yung bidang sangkap sa recipe ni Ed Caluwag. Yan, sagutin niyo lang po ang tanong na yan. At para sa mechanics, kung paano manalo ng 5,000 pesos, sundan niyo lang po ang aming Facebook page, Lutong Bahay sa Facebook. Good luck, mga kapitbahay! Good luck!